For inquiries, please contact DA at their hotlines. For Globe users, 0917-712-8607. And Smart users, 0998-566-7823. Sa pagharap ng bansa sa krisis pangkalusugan, pamahalaan patuloy din sa pagbigay ng solusyon para sa ikabubuti ng sambayanan. I do the very best I know how, the very best I can, and I mean to keep doing so until the end. At maipatupad ang kaligtasan ng bawat mamamayan. There were rules imposed, hoping that you will honor, promulgated by government for your own good at para sa lahat. Unti-unting uusad. Pakiusap sa inyo na sanayin natin yung buhay ngayon. Bago na talaga ang pamumuhay, ang diskarte, maglakad, paggalaw, social distancing. Unti-unting liliwanag. Ang masabi ko sa inyo na good news, many countries has now perfected some vaccines. Sa suliraning idinulot ng COVID-19, tulong-tulong at nagkakaisang bayan, tayong babangon at maghihilom. A message from PCOO, KBP, and this station. Malasakit, tunay na pagbabago, tinud-anay ang kausaban. Tinatawagan ang mga COVID-19 survivors. Kung ikaw ay gumaling mula sa COVID-19 at may edad na 18 hanggang 65 years old, may timbang na hindi bababa sa 50 kilos, maaari kang makapagligtas ng buhay sa pamamagitan ng pagdo-donate ng inyong dugo. Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa 0998-582-1944 o sa 0998-582-1377. Donate na at magligtas ng buhay ng kapwa Pilipino. Isang mensahe mula sa KBP, Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership, St. Luke's Medical Center at nang hindi lang ito. Bilang amang nag-aalala, sa salita pa lang niya, madalas parang pinapalo ka na. The only thing that can really prevent it is to stop COVID. And the answer is really up to you. Kung gusto mo magkasakit, lumabas ka. Naiinis man sa mga pasaway na anak. You want me to say what I feel? I am sad. Para akong nawalaan ng hangin dito. Pero hindi nagkukulang sa malasakit. I do not think that I would like the idea of you being detained for just going out when it is prohibited. Lagi ang nagpapaalala. Stay healthy, avoid crowded places, observe the distance rule. Ang gusto lang naman niya ay mapabuti tayong mga anak niya. Huwag ninyo akong magalit-galit kayo sa akin. I am here to run government. I am not here to stay forever. At bilang ama ng sambayan ng Pilipino, ito ang hiling niya. Maniwala lang kayo sa gobyerno. Hindi na lang para sa amin. Think of your fellow men. Magiging mas magaan ang laban natin sa COVID-19 kung susunod at magtutulungan po tayo. Isang mensahe mula sa PCOO, KBP at nang himpilang ito. Ang pinagsanipuwersa. Ang mga balita at impormasyon na magmumula sa DWIZ 882 Manila ay maririnig na sa mga himpilan ng RPN sa iba't ibang mga lalawigan. DZRL Batang, DZTG Tuguegarao, DZBS Baguio, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKD Dipolo, DXKO Cagayan de Oro, DXKT Davao, DXKP Pagadian, DXXX Zamboanga, DXDX General Santos, DWIZ 882 Manila at RPN Provincial Stations. Mas pinalawak, pinalawak, mas pinalakas. Aring Roque. Ito ha, maaring patawa naman ang parusa mga matutukoy na close contact ng isang nagpositibo sa COVID-19 o nagpakita ng sintomas at tatangging sumailalim sa libreng swab test ng mga lokal na pamahalaan. Itong sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, alinsunod na rin sa umiiral ng Republic Act 1133-2 o Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Ayon kay Vergere,
Bahagi ng coordinated operations to defeat epidemic strategy ng DOH, ang pag-iikot sa mga barangay at house-to-house sa kanilang team sa mga matutukoy na na-expose sa COVID-19 patient. At dagdag pa ni Berhere, maaring pagmultahin ng mula 20 hanggang 50 libong piso o di kaya makulong ng 1 hanggang 6 na buwan ang mga lalabag sa naturang batas. Ipinabatid naman ni Berhere sa lahat na kung pupuntan sila ng LGUs sa kanikanila mga tahanan para sumailalim sa swab test na nahulugan itong natukoy sila bilang exposed o may sintomas. Pakiusap lamang po namin, huwag po kayong matatakot o magtatago sa mga healthcare workers na kakatok sa inyong mga bahay upang mag-symptom check. Parte po ito talaga ng efforts ng national government at ng local government units para sa code protocol para po tayo ay magkaroon ng pagtigil nitong mga kaso sa pagtaas at atin pong maalagaan ang ating mga kababayan. Inihikayat din po namin na makipag-ugnayan sa inyong barangay sakali pong sumama ang inyong pakiramdam. Ang tinig ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere. 7-3 sa mga kaibigan, sumampa na sa higit 3,000 bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Pilipinas. Ito ay matapos ng maitalang 13 panibagong kaso ng COVID, kung kaya't sumampa na sa kabuuang 3,010 ang bilang ng mga namatay. Kaugnay nito, naitala naman ang 4,686 o 4,686 na panibagong kaso ng COVID-19 kahapon. Narito na sa kabuuang 174,252 o 194,252 na ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa bilang ng panibagong kaso ng COVID-19, 4,045. Katumbas ng 86% sa mga ito ang tinamaan o nahawa lamang ng COVID sa nakalipas na 14 na araw. Nasa 132,042 o 132,042 ang bilang naman ng mga nakarecover sa COVID, habang nasa 52,200 ang aktibong kaso pa sa bansa. Lagpas 10,000 na ang bilang ng mga Pilipinong nagpositibo sa COVID-19 sa labas ng Pilipinas. Batay sa pinakuling tala ng DFA, nasa kabuuang 10,003 na ang kabuuang bilang na mga OFW sa nagpositibo sa COVID-19. Sa bilang nito, nasa 6,014 na ang nakarecover o mga gumaling mula sa COVID-19, habang nasa 704 na po naman ang bilang ng mga nasuwi. Sa ngayon, naitala naman sa Middle East ang pinakamaraming bilang ng mga OFW sa nagpositibo sa virus, kung saan sumampa na ito sa 6,946. Kabilang dako, alamin muna natin ang ilang pamahalagang pagsa ng ulat. Armed Forces of the Philippines pinayuhan ng isang senador na palakasin naman ang kaso laban sa mga pulis na dawit sa pagpatay sa 4 sundalo sa Hulosulu. Follow-up report mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Masasayang lang ang pagsasampa ng kaso laban sa mga pulis na bumarila at nakapatay sa 4 sundalo sa Hulusulu kung walang maiharap na ebidensya ang prosecution. Ito niyag ni dating Justice Secretary, Senate Minority Leader Franklin Drilon, makaraang payuhan ang AFP na palakasin ang kaso para mabigyan ng hustisya ang mga napatay na sundalo. Samantala, may hinala ang AFP na may kaugnayan sa mga tinutugis na 2 babaeng suicide bomber ang mga pulis na inaakusahang sangkot sa pagpatay sa 4 na intelligence officer ng Philippine Army. Ito lumitaw sa pagtatanong ni Drilon kay Major General Corleto Vinluan Jr., ang chief ng Western Mindanao Command ng AFP. Ayon kay Vinluan, posible ang kaugnayan ng suicide bomber sa mga pulisa dahil maliit lang ang sulu at halos magkakamag-anak ang mga tao roon. May mga kasapi raw ng Abu Sayyaf Group at Moro National Liberation Front na kamag-anak ng mga pulisa. Sinabi rin naman ni Vinluan na maaaring may kinalaman ang illegal na droga, pero tinitiyak na hindi sangkot sa drug trade ang mga sundalo na napatay o pinatay. Sa nasabing insidente, wala anyang bit-bit na baril ang 4 na sundalo na tumutugi sa mga suicide bomber at sa likod lahat ang tama ng mga ito. Dahil naman sa marami ang hinala ng militar at hindi pa masabi ang aktual na motibo sa pagpatay sa 4 na sundalo, pinayuhan ni Drilon na tutukan ang investigasyon at siguraduhin na makakakalap ng sapat na ebidensya kung ididiin nila ang mga pulisa. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nagulat sa impilang metodong nakasa DWIZ.
Dagang pangulat ang sasayaw sa aming pagbabalik, Philippine Standard Time. Alas 7:17 na ng umaga. IZ Balita Nationwide. Good deals happen only at Isuzu Gencars. Isuzu Gencars, after sales quality service. Isuzu Gencars, expert mechanics to deal with your car problems. Isuzu Gencars, the trusted name for Isuzu car dealership. Isuzu Gencars dealership are Isuzu Makati, Isuzu Batangas, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, Isuzu Naga, Isuzu Batangas City, and Isuzu Santa Rosa. Gencars Incorporated, 40 years of sales and service excellence. Check out the all-new Isuzu MU-X RC4ED diesel engine to the nearest Isuzu Gencars dealership. For more details, visit and like our Facebook page to get the latest events and happenings. COVID-19, ating linawin. Ano ang maaaring gawin ng publiko upang maiwasan ang pagkalat ng novel coronavirus o COVID-19? Ugaliin ang pag-uugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo tulad ng mga sumusunod. Ugaliing magdala ng panyo at tisyo upang pangtakip sa ilong at bibig kapag umuubo o wala babahing. Itapon ang ginamit na tisyo sa tamang basurahan. Lumayo sa mga tao kung inuubo at nagbabahing. Umiwas sa mga taong may lagnat, ubo at sipon. COVID-19, ating linawin. Isang paglilingkod bayan ng DWIC 882. DWIC. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. IZ Balita Nationwide. 11 minuto makakalipas ang alas 7, tuloy ang mga balita. Nasa higit 800 ang bilang ng mga estudyante at mga guro na nagpositibo sa COVID-19 na coronavirus disease. Batay sa tala ng DepEd o Department of Education, nasa kabuuan 823 na ang bilang ng mga estudyante, teaching at non-teaching personnels na nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay Ronid Laco, Director ng DepEd Disaster Risk Reduction Management and Service, sa naturang bilang, nasa 490 na ang bilang ng mga nakarecover mula sa COVID-19. Sa nasabing bilang, ang mga positibong kaso, nasa 186 ang non-teaching personnels, 304 ang mga guro at nasa 277 ang estudyante. Sa ngayon, dinilaw ni Ko na nasa 310 na lamang ang aktibong kaso sa mga ito. Nagpositibo naman sa COVID-19 ang gobernador ng Capiz, si Governor Esteban Ninoy Contreras. Itong kinumpirma mismo ng gobernador matapos siyang sumailalim sa RT-PCR test nitong weekend. Ayon kay Contreras, kasalukuyan siyang asymptomatic. Samantala, tiniyak naman ng gobernador na tuloy pa rin ang kanyang paglilingkod at pagbibigay serbisyo kahit naka-quarantine siya sa kanyang tahanan. Nagdag pa ng gobernador, naka-quarantine na rin ang mga nakahalubilo sa kanyang opisina at nagpapatuloy din ang contact tracing. Giniit ng anak Powers Partiles ang pagpapanagot sa QCPD o Quezon City Police District matapos magpositibo sa COVID-19 ang kanilang paralegal na si Paolo Colabres. Ayon sa anak Powers Partiles, nagpositibo sa COVID-19 si Colabres. Makarani itong arestuhin ng mga otoridad o pulisya ng CPD at ikulong dahil sa pagbabantay sa labi ng pinaslang na peace consultant na si Randy Echanis. Adela, inilagay sa peligro ng QCPD ang kalusugan ni Colabres nang ikulong ito sa siksikang pitan sa Camp Caringal kung saan posibleng may nakasama itong COVID-19 positive na inmate. Gayun din ang pagkakaantala sa pagpapalaya nito. Binigyan din ng anak Pawis na dapat managot ang QCPD hindi lamang sa paglalagay sa pangalib ng kalusugan ni Colabres kundi maging sa lahat ng nakapiit sa naturang pitan. Inaresto si Colabres kahit walang arrest warrant noong Agosto 11 dahil sa pagbabantay sa labi ni Echanis. Sa ngayon, naka-self-isolate at nagpapagumot na si Colabres. Pansamantalang magsasara ang nasa 440 mga pribadong paralan sa darating pong academic year 2020-2021. Ito ang giniyag ng DepEd o Department of Education, bunsod na rin ng mababang bilang ng mga nag-enroll sa naturang mga paralan. Ayon kay Education Undersecretary Rev. C. Escobedo, pinakamaraming pribadong paralan na nagsuspende ng operasyon sa darating na school year sa Central Luzon na umabot po sa 88. Sinundan ito ng Calabarzon na merong 67 NCR
54 na mga pribadong paaralan habang hindi pa nakapagsumite na kanilang datos ang Bangsamoro Region. Sinabi pa ni Yusek Escobedo, pangunahing dahilan ng mababang enrollment turnout sa mga pribadong paaralan ang epekto sa income ng mga pamilya dahil rin po sa COVID-19 pandemic. Sa pinakauling tala naman ng DepEd, may higit 378,000 mga estudyante muna sa private school ang lumipat sa mga pampublikong paaralan para sa darating na academic year. Kaugnay niyan, hindi tinanggap ng DepEd o Department of Education ang panugala ng ACT o Alliance of Concerned Teachers na pass or fail grading system na ipatutupad sa distance learning para sa academic school year 2020-2021. Ayon kay Education Secretary Leonor Liling Briones, posible kasing maka-apekto ang nasabing eskima o kaparaanan sa performance ng mga high-performing school at mga estudyante. Sinabi pa ni Secretary Briones, dapat na isipin ang mga ipatutupad dahakbang at isaalang-alang ang kapakanan ng mga mag-aaral at mga guro. Matatandaan, sinabi ng ACT o ACT na isang malaking hamon ang pagpapatuloy ng numeric grading system para sa mga estudyanteng kapuspalad o hirap makasabay sa distance learning. Sinabi ni Education Undersecretary for Curriculum and Instruction Diosdado San Antonio, hindi nauubra ang pass or fail system dahil dagdag trabaho pa ito sa mga teacher kung saan kinakailangan pa niya nilang pag-aralan ng bagong sistema ng pagbibigay grado sa mga estudyante. Sinabi ni San Antonio, kailangan din na mabigyan ng motibasyon ang mga estudyante para mas maging interesado sila sa pagpapatuloy ng pag-aaral. 15 patay habang 55 sugatan sa nangyaring magkasunod na pagsabog. Oy, ano ba nangyari? Oo, dali. Naganap po yan sa Holosulu kahapon ng tanghali. Ayon kay Colonel Antonio Rafael Abundabar, tagapagsalita ng Western Mindanao Command, kabilang sa mga nasawi ang 7 sundalo, 6 na sibilyan, isang pulis at ang hininalang babaeng suicide bomber. Nangyari ang unang pagsabog malapit sa Paradise Food Plaza sa Kalye Serantes sa Barangay Walled City mag-alas 12 kahapon ng tanghali. Dagong alauna naman ng hapon, habang kinukordonan ng otoridad ang tapat ng Development Bank of the Philippines, nangyari ikalawang pagsabog. Agad dinala sa Campo Bautista Station Hospital sa Jolo ang mga labi na mga nasawi, gayon din ang mga nasugatan. At kumbensido ang militar na Abu Sayyaf Group ang silang nasa likod ng nangyari ang magkasunod na pagsabog sa Holosulu. Ayon kay Major General Corleto Binluan, ang commander ng AFP Western Mindanao Command o Westmincom, itidal na paulat na isang babaeng nakasuot ng burka o isang tradisyonal na pananamit na mga Muslim ang lumapit sa mga otoridad bago nangyari ang pangalawang pagsabog. Tinututukan din nila ang grupo ni Mundi Sawadyaan na siyang nasa likod naman ng madugong pagpapasabog sa Cathedral ng Jolo noong isang taon na siya ring responsable sa panibagong bombing na ito. Nananawagan naman si Binluan sa mga residente ng Jolo na maging mapagmatsyag at ipagdasal ang lahat ng mga naging biktima ng karumal-dumal na pag-atake ng mga terorista. Sa panig ng Army's 11th Infantry Division, sinabi sa DWIC ng spokesman itong si Lieutenant Colonel Rolando Mateo na naka-lockdown ngayon ang buong Jolo at mga karating lugar habang nagpapatuloy ang clearing operations at investigasyon sa lugar ng pagsabog. Sa Patikul, sa Talipao, and other nearby municipalities, ay naka-alert na rin. At the same time, dito sa Hulo, yung batalyon natin na nakatalaga dito ay tuloy-tuloy yung security operations, mga area securities in coordination with the Philippine National Police. Tinigyan ni Lieutenant Colonel Rolando Mateo, spokesman ng 11th Infantry Division ng Philippine Army sa panayam ng DWIZ. Samantala, mananatili naman sa full alert status ang puwersa ng Philippine National Police matapos ang gambal na pagsabog sa Holosulu. Ayon kay PNP spokesman Brigadier General Bernard Banak, hindi na sila nagbaba ng kanilang alerto. Wala nang maaresto ang Abu Sayyaf leader na si Edang Susukan dahil sa posibilidad ng resback o pagiganti ng mga galamay nito. Inatasan na rin anya ni PNP Chief General Archie Gamboa si Police Regional Police Office Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region Director General Manuel Abu para magbigay sa kanya ng update hinggil sa insidente. Ngayon man sinabi ni Banak na wala pang pangangailangan sa ngayon upang magdagdag sila ng pwersa sa bahagi ng Sulu.
At kinunggina nga ni Vice President Len Robredo ang nangyaring pagsabog sa Hulusulu na ikinamatay ng may 15 tao at ikinasugat ng umaabot sa 50 iba pa. Ayon sa Vice President, sobrang nakapangingilabot ang naturang pag-atake sa panahon ng pandemic kung saan higit na kinakailangan ng pagtutulungan para matugunan ang epekto nito sa kalusugan, ekonomiya at pamumuhay ng lahat. Hindi ani ni Robredo makatao ang pagpatay sa kasalukuyang sitwasyon anuman ang paraan at motibo nito. Nagpaabot ng pakikiramay ang pangalawang pangulo sa pamilya ng mga nasawi gayon din sa mga nasugatan sa insidente. Nanawagan din si VP Robredo sa pamahalaan na gawin naman ang lahat para mabigyan ng hustisya at mapanagot ang mga nasa likod ng naturang terror act. Marin namang kinundina ng Malacanang ang naganap na magkasunod na pagsabog sa Hulusulu. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, nais silang ipaabot ang kanilang taus-pusong pakikiramay sa lahat ng kaanak at mga mahal sa buhay na mga biktima sa naturang pagsabog. Dahil dito, tiniyak naman ni Roque na iimbisigahan na ng otoridad ang madugong trahedya at agad-anyang isa sa publiko ang pagkakilanlan ng mga nasa likod ng naturang pag-atake. At naghain ng motion ang tanggapan ng Solicitor General sa Korte Suprema. Ito'y para kansilahin naman ang oral argument sa petisyon kontra anti-terrorism law. Ayon kay Solicitor General Jose Calida, may umiiral na logistical restriction at health threat sa kasalukuyan bunga nga ng COVID-19 pandemic at hindi na niya maaaring ituloy ang pagtalakay sa usapin. Sakali anito magpasya ang High Tribunal na ituloy ang pagtalakay, makangailangan niya ito ng in-person oral arguments kaya't malalabag dito ang itinakdang health protocol ng gobyerno. Hiniling ni Calida sa mga maestrado na gawin na lamang ang oral arguments na nakasunod sa new normal tulad ng pagsasagawa ng video o di kaya teleconferencing. Binigyan din ni Calida na dapat walang magiging aberya sa koneksyon ng internet sakaling magpasya mga maestrado na gawin ang new normal approach sa pagtalakay sa nasabing usapin. Kaugnay niyan, balita ni Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel! Yes, wala nga pong nakikitang elemento ang palasyo para bumagsak sa klasifikasyon ng inciting to sedition ang mga nasusulong ng revolutionary government. Ayon kay Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, basta't hindi nakikitaan na clear and present danger sa pagsusulong ng RevGov, ay walang nakikitang rason ang palasyo para mahulog sa sedisyon ang mga nagtutulak nito. Karapatan ani Roque ng grupong nagsusulong ng panukala na makapagsalita ng malaya at mas maiging ibigay na lamang sa kanila ito. Bahala na din aniyang magpayag ang mga ito ng kanilang motibo sa ginigit na revolutionary government na ayon sa taga-resulta ng palasyo ay moot and academic na kung tutuusin. Ang focus aniya ng Pangulo ay ang problema sa COVID at ang gagawin nitong pagsasalin ng kapangyarihan sa sinumang susunod na Pangulo sa taong 2022. Ito sa Patrol 17, Chopel Peleño, nag-uulat para sa MP lang may Torunakas, DWIG. Mga karagdagang pang malalaking ulat ang sasayin sa ating pagbabalik sa Mandala. Philippine Standard Time, alas 7.30 ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. IZ Balita Nationwide. Ang IZ Balita Nationwide ay sabayang napapakinggan sa mga sumusunod na himpilan ng RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos. Mas pinalawak na pagbabalita, IZ Balita Nationwide. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakihinggan ng buong bansa. Para kasi ang resistensya. Para iwas-iwas sa sakit. With proper diet and exercise. Hi, this is Sarah Geronimo for MX3. Isa sa pinakamagandang sinunod ko sa magulang ko ang pag-inom ng MX3. 2 years
nang umiinom si Daddy ng MX3 capsule. Nakakabilib kasi may clinical trial, tested, and proven. Ako, hiyang sa MX3 Plus and MX3 Tea. Like father, like daughter. Mag MX3 araw-araw. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ 882. Maririnig saan man panig ng daigdig. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882am.com o i-download ang official DWIZ 882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ 882, mapapakinggan worldwide. Ang Marikano sa buhay, may mara. Going into the new normal, Eternal Plans plan holders can pay their plan installments at any branch nationwide of the following banks: City State Savings Bank, Plan Bank, RCBC, UCPB, and China Bank Savings. For online payments, plan holders may use the PayMaya app. For plan holders abroad, payments can be made through RCBC Telemoney Facility. Plan holders may also pay at any outlet nationwide of CIS Bayad Center or Western Union USSC. Payments using credit cards are also accepted using its auto-debit facility. For more information, contact Eternal Plans at cons@eternalplans.net.ph or at telephone number 02-8706-3562. Bola nationwide na. Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang Siksik sa Matalino at Makabuluhang Talakayan sa 89.5 Home Radio Tacloban, 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan, 106.7 Home Radio Cebu, 98.7 Home Radio News FM Davao, 92.3 Home Radio Legazpi, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio General Santos, 89.5 Home Radio Iloilo, at sa 95.1 Home Radio Naga. Pakinggan ang Karambola kasama ang mga host na programa na sina Conrad Banal, Jonathan de la Cruz, Attorney Trixie Cruz Angeles, and RJ Nieto, a.k.a. Thinking Pinoy. Karambola, Karambola. Nationwide na! DWIZ IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Tapos kung matuloy ng ating balita ng alas 7:34, kami pa rin po ang mga tigapagbalita ko si Edwin Yusebi. Alex Santos. Samantala, giniit ng isang veteranong election lawyer na si Vice President Leon Robredo pa rin ang siyang magiging pangulo sakalik ideklara daw ang revolutionary government. Ito sa gitna ng pagsusulong ng ilang grupo ng RevGov na pangungunahan di umano ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Attorney Romulo Macalintal, sakali anyang mangyari nga ang pagdideklara ng revolutionary government, matatanggal ang Pangulo bilang leader ng democratic government kung saan siya ay inilahal at pinroklama. Narito, idideklarang bakante ang posisyon ng Pangulo sa demokratikong gobyerno na siya namang sasaluhin ni Robredo bilang Vice President, batay na rin sa sinasaad ng saligang batas. Tinawag namang comforting note ni Macalintal na hindi pinaburaan ni Defense Secretary Delphine Lorenzana at Philippine National Police RevGov na ang sinusulong ni Mayor Rodrigo Roa Duterte na National Executive Coordinating Committee. Balita mula kay Patrol 5, Baya Yupango, Huyango. Maringgitan din ni Archdiocese of Manila Apostolic Administrator Bishop Broderick Papillo ang planong pagtatatag ng isang revolutionary government ng ilang taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte na isang pagtataksil sa bayan at isang paglabag sa saligang batas ng bansa ng Pilipinas. Ayon pa kay Bishop Papillo, na paraan lamang ito upang mapanatili sa kapangyarihan ang mga nasa posisyon na isang tahasang paglabag sa konstitusyon at hindi rin napapanahon sa gitna ng pandemya kinakaharap ng bansa dulot ng COVID-19, inihayag ng obispo na dapat manaig at sundin ng mga Pilipino ang saligang batas ng bansa kung saan nasasad dito ang succession of powers at iba pa ang provision na naglalayong maiwasan ang muling paniniil sa kalayaan
at mga karapatan ng mga mamamayan. Binigyan din ng obispo na bukod sa pagtataksil sa bayan, hindi rin makatarungan at may tuturing ding immoral ang planong pagtatatag ng isang revolutionary government na naglalayong patalsikin ang kasalukuyang gobyerno at muling maitalaga ang Pangulo bilang pinuno. It is Patrol No. 5, ayaw yung pangko na po at siyempre matodalakas, DWIC. Sa Wakala, Sleeper Flight patungong Tagbilaran sa Bohol at galing Bacolod ngayong araw, mga follow-up sa airport at ibang kaganapan. Patrol 45, Raul Esperas. Dandang mga locally stranded individuals ang papayagan na makauwi sa Tagbilaran ngayong araw na ito matapos na magbigay ng clearance ang Tagbilaran Local Government Unit na ito ay makauwi sa kanilang probinsya. Ang sweeper flights ng PAL Express 2P4777 ay nasang aalis sa NAIA Terminal 2 ngayong alauna ng hapon. Samantalang ang sweeper flights na manggagaling naman sa Bacolod ay sasakay sa Cebu Pacific Flight 5J484 na darating naman ngayong alas 9:45 ng umaga sa NAIA Terminal 3. Sakay ang mga na-stranded na mga turista at mga na-stranded na mga individual sa nasabing probinsya. Pagpapatuloy naman ang repatriation o pagpapauwi ng mga kababayan natin, hindi lamang sa mga probinsya at galing sa probinsya, maging sa mga ibayong dagat na kung saan daan-daan libo na ang nailikas ng ating pamahalaan. Raul Esperas, Patrol 45. Nagulis ang pila may todo lakas, DWIC. Alas 7:38 segundos, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na hindi nila susuportahan ang anumang tangkaing baguhin ang sistema ng gobyerno sa bansa. Ito ay kasunod na rin nga ng inululutang na revolutionary government ng ilang grupo na sumusuporta sa pamahalang Duterte. Ayon kay AFP spokesman Marine Major General Edgar Arevalo, malinaw sa bawat kawal sa ilalim ng AFP ang kanilang mandato na manatiling tapat sa watawat at saligang batas ng Republika ng Pilipinas. Kaya naman, nanindigan si AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay, patuloy nilang ipagtatanggol ang mga Pilipino bilang bahagi ng kanilang sinumpaang tungkulin. Samantala, ito, arangkada na ang dagdag bawas presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Sa magkaiwalay na abiso ng Chevron, Shell at Sea Oil Philippines, epektibo kaninang alas 6 ng umaga ang 15 sentimos sa dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, habang nasa 20 sentimos sa manandapya sa presyo ng diesel, 25 sentimos rin ang rollback sa kerosene. Sa ngayon, inaasahan din naman ang pagpatupad ng kaparehong dagdag bawas ang iba pang kumpanya ng langis. Samantala, babalik na simula Agosto 26 ang biyahe para sa karagdagang 1,000 pang traditional na jeepney para sa 23 ruta sa Metro Manila. Ito yung makarang aprobahan ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB na bumiyahin ng may 1,333 jeepneys salig sa Memorandum Circular 2020-040. Ayon sa LTFRB, walang special permits silang ilalabas. Sa halip, bibigyan na lamang ang mga operators ng traditional na jeepney ng QR code bago makapamasada. Maaaring i-download ang QR code sa website ng LTFRB, www.ltfrb.gov.ph, simula ngayong araw, at kailangan din itong i-print at ipaskil sa unit. Sinimula na ng Transportation Department ang pilot deployment ng mga pampublikong bus na nasa kaliwa ang pinto na naayon sa kasulukuyang setup ng mga bus stops sa EDSA. Ayon kay Assistant Secretary Steve Pastor, meron ng 4 na bus na nasa kaliwa ang pinto ang bumibiyahe ngayon sa EDSA. Inasama dadagdagan pa niya ito ng 4 pang bus sa susunod na linggo. Sinabi pa ni Pastor, mas ligtas ang konsepto na nasa kaliwang bahagi ng bus ang babaan ng mapasero, batay na rin po sa tinatanggap ng international practices. Ngayon, manilinaw ni Pastor ay hindi pa nire-require ang mga left-door buses dahil patuloy pa ang pinag-aaralan ang pagiging epektibo nito. Gayun din
ang pagsaalang alang sa financial standing ng mga operators. Walang plano ang Administrasyong Duterte na magpataw ng toll sa mga motoristang dadaan ng EDSA. Ito ang giniit ng Malacanang ilang araw matapos rin itanggi ng Department of Transportation o DOTR na isinusulong nila ang paglalagay ng toll gate sa nabanggit na pangunahing kalsada sa Calacag, Maynila. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, walang ganoong initiative ang gobyerno. Sinabi ni Roque kung totoo mang pinaplano ang pagpapataw ng toll sa EDSA, posibleng mangyari ito sa susunod ng Pangulo. Unang sinabi ng DOTR na bukas sila sa mga swesyon para sa pagpapahusay ng mobility at kaayusan ng public transport. Gayunman, hindi ano lang ito nangangahulugang otomatiko nang ipapatupad ang nabanggit na kontrobersyal na panukala. Samantala, inaprubahan na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang pagagawad ng 25 taong prangkisa para sa ikatlong telco na Dito Telecommunity Corporation. 204 mambabatas ang bumoto pabor sa pagbibigay ng prangkisa sa Dito. 7 ang bumoto kontra habang wala naman na nag-abstain. Sa ilalim ng House Bill 7332, pinapayagan ng batas ang Dito Telco na mag-roll out, magtatag at magkabit na kanilang mga telecommunication system sa buong bansa. Hulyo, na nakalipas sa taon ay igawad ni Paunong Duterte sa Dito Telco ang permit to operate bilang ikatlong telco sa bansa. Nakatakda sa Marso na susunod na taon ang commercial operations ng Dito Telco na sinasabing pagmamayari ng negosyanteng si Dennis Uy. Pinalawig ng Meralco o Manila Electric Company ang ikatlong pagkakataon ng kanilang disconnection o no disconnection policy hanggang sa katapusan ng Oktubre. Ito ang paniniyak mismo ni Meralco President and CEO Ray Espinosa sa kanyang pagdalo sa hearing ng House of Representatives sa pagsirit nga ng singil ng kuryente noong ECQ Enhanced Community Quarantine. Ayon kay Ginoong Espinosa, hindi mapuputol o magpuputol ng serbisyo ang Meralco sa kanilang mga customer na hindi makababayad ng bill hanggang October 31. Aniya, layunin itong mabigyan ang karagdagang panahon ng mga customer ng Meralco na makalikom ng pondo bilang pambayad sa kanilang electric bills, lalo't nasa recession aniya ngayon ang bansa. Unang tinakda ng Meralco noong katapusan ng Agosto ang palugit para sa pagbabayad ng electric bills sa kanilang mga customer na pinalawig naman hanggang Setyembre at 30. Iniyak naman ng Philippine Health Insurance Corporation na walang importanteng dokumento ang nabasa o napinsala. Ito'y kasunod na alegasyong sinadya nangyaring water leak sa kanilang Regional Office 1 sa Ilocos Norte noong pung isang linggo. Batay sa nilalaman sa bahayag ng PhilHealth, itinanggi nito ang nasabing paratang, lalo't nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon. Nilino din ng PhilHealth na ang Benefit Administration Section at hindi ang Accounting Section na opisina ang naapektuhan. Kasabay nito, muli iginit ng PhilHealth na bukas sila sa anumang investigasyon ng DOJ at ng NBI. At kaugnay niyang composite team ng Task Force PhilHealth, di nasasama sa ginagawang investigasyon ng NBI sa nangyaring insidente sa Dagupan PhilHealth Office. Karagdagang detalye, Patrol 3, Bert Mosso. Inihayag na Department of Justice ang lead agency ng Task Force PhilHealth na hahayaan na nila sa NBI Regional Office ang pag-iimbestiga sa nangyaring pagtulo ng tubig ulan sa loob ng Regional Office ng PhilHealth sa Dagupan City, Pangasinan. Kasama na dito ang pagsusuri naman o pag-iimbestiga na mga data o datos na maaring nasira din dahil sa naturang insidente. Ayon kay Secretary of Justice Minardo Gibara, na bagamat mayroong binuong composite team ang task force sa PhilHealth na mangungunang mag-imbestiga kaugnay ng mga katiwalian sa PhilHealth, ay hahayaan na lang muna nila sa NBI Regional Office ang pag-iimbestiga ng naturang insidente sa Dagupan City. Ang nasabing composite team ay binuo ng Task Force PhilHealth upang mag-imbestiga rin at mangalap ng mga sapat na ebidensya na tutukoy naman sa di umano'y nagaganap na mga katiwalian sa loob ng PhilHealth na ginagawa ng mga empleyado at opisyal ng naturang korporasyon. Matatandang napabalita nitong mga nakalipas na linggo ang pagtagas ng tubig ulan sa kisame ng Regional Office ng PhilHealth sa Dagupan City na kagad namang ipinag-utos ni Secretary of Justice Minardo Gibara sa NBI na imbestigahan ang nasabing insidente dahil sa posibleng umaring sinadya ito upang mapagtakpan naman ang anumang mga ebidensya na kinakalap ng Task Force PhilHealth na nag-iimbestiga sa talamak na katiwalian ng PhilHealth.
Ito si Patrol 3, Bert Moza nagulat sa impilang matulog na kas, DWIZ. Samantala, itinuturing na ngayon ng Supreme Court na tapos na at sarado na ang kaso ng pagpatay sa Pinoy transgender na si Jennifer Laude noong 2014. Ito'y makaraang katiga na ng High Tribunal ang hirit ng Amerikanong sundalo na si Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton na iurong na ang inihain niyang apela sa naging hatol sa kanya ng hukuman. Ayon sa company Pemberton, particular nilang iniurong o iniatras ang hinain nilang appeal noong 2017 para sa kasong sibil at kriminal dahil tanggap na nila ito bilang final and executive. Magunit ang hinatulan ng Olongapo City Regional Trial Court Branch 74 si Pemberton ng 6-10 taong pagkakakulong noong Disyembre ng taong 2015 dahil sa kaso. Kinatigan ng Court of Appeals ang naunang hatol ng lower court kaya tagpa siya ang company Pemberton na iyakit nga ito sa Supreme Court. Balita mula kay Ronald Idol Domingo. Ronald, go! Inori ng maraming mamamayan dito si Luz Dorte Angulayan sa barangay makakalikasang aksyon tulong sa taong bayan o GUBMAT na programa ng barangay poblasyon sa bahay ng Burgos, Ilocos Norte. Ito ay dahil maliban sa napakalaking tulong ito sa mga kababayan sa panahong ito ng krisis na dulot ng COVID-19 ay hango pa ang nasabing programa sa pangalan ni Gabono Macho Marcos Manotok. Kaugnay nito, ipiniwanag ni punong barangay Judy Jimenez nang nabanggit na barangay na naisipan nila ang pagsasagawa sa nasabing programa matapos nila nakita ang magandang resulta ng isinigawa nilang paligsahan ng Gulayan sa Munting Bakuran sa tulong ng isa nilang kababayan na naninirahan o naninirana sa ibang bansa na nagpahiram ng lupang tinaniman nila ng gulay. Sinabi niya na sa pamagitan ng nasabing programa ng barangay ay mismong ang mga mamamayan ang titipas ng gulay na nais nilang bilhin at mura pa ang presyo. Niyag niya na bukas ang GUBMAT tuwing araw ng Sabado para sa mga mamamayan na nagnanais magulam ng testong gulay, lalong-lalo na sa mga panahon ito na kailangan ang mga masustansyang pagkain. Balita mula sa bahay ng Burgos na lawigan ng Ilocos Norte. Ito si Patron Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa Suntilang Malikinong Lakas, CWI. Sa inyo ang huling bahagi ng ating balitaan, magkalipas lang ang huling patalastas, Philippine Standard Time, alas 7:48:45. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid ng Gene Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ang inuman. Gene Kapitan, sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gene Kapitan, kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gene Kapitan. Drink responsibly. Explore the wonderful beaches and places in Palawan with City State Asturias Hotel. At City State Asturias Hotel, we assist you to make your stay truly one of the best adventure. Enjoy the famous underground river and go on the Honda Bay Island hopping tour. What about having a wonderful dinner buffet surrounded by fireflies? Or check in at the famous crocodile farm? At City State Asturias Hotel, we bring you the wonders of Palawan. Call us at 251-5983 or check us at our Facebook page, City State Asturias Hotel Palawan. Let us help you make your Palawan adventure one of the best. DWIC, mapapakinggan at mapapanood sa makabagong radyo na sa inyong telepono. Log on www.dwic882am.com. Please, like and share. DWIC. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Balitang pangkalakalan. Muling subiglang halaga ng piso kontra dolyar sa pagsasara ng trading day. Ito'y matapos na madagdagan ng 6 na sentimos ang halaga ng piso at nagsara sa halagang 48.62 pesos kontra dolyar. Kumpara sa naitalang 48.68 pesos na foreign exchange noong nakalipas na linggo. Ayon kay Gian Angelo Dumalagan, ang chief economist ng Land Bank of the Philippines, ang paglakas ng halaga ng piso ay bunsod ng policy rate na ipinatupad ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Balitang pangkalusugan. Nagpaalala ang Health Department sa mga nakakaranas ng depresyon o anxiety ngayong panahon po ng pandemya. Ayon kay Health Under Secretary Maria Rosario Vergere,
it's okay not to be okay. Ano ito ah? Di ba ano ito? Korean TV series. Ngunit kung kinakailangan na makakausap, eh mangyaring tumawag lamang sa mga hotlines ng National Center for Mental Health. Ordinaryo anya na makakaramdam ng pagkabalisa, kalungkutan at kawalang pag-asa sa ganitong panahon. Ngunit, mahalagang mayroong suporta ng pamilya at komunidad. Una nang umapila sa Justice Secretary Menardo Guevara sa tulong ng mga religious leaders matapos sa makatanggap na impormasyon na tumaas na ho ang suicide incident nitong panahon ng pandemya. Balita sa labas ng bansa. Patuloy na inoobserbahan ngayon sa Hong Kong ang isang lalaki dahil sa posibleng reinfection dulot ng COVID-19. Ayon sa University of Hong Kong, Abril pa ng huling makalabas sa ospital ang 33 taong gulang na lalaki matapos unang ma-diagnose ng COVID-19, subalit nagpositive muli nang bumalik sa Spain noong Agosto 15. Kapatid na malusog naman ang nasabing pasyente nang una itong lumabas sa ospital, subalit nanatili itong asymptomatic hanggang sa makuha ang ikalawang impeksyon. Inalala ng mga eksperto, posibleng nagmula ang unang impeksyon na kuha ng pasyente sa virus at nanatili ito sa kanyang katawan kaya't muli siyang nagpositibo sa virus. Balik-ospital naman si Japanese Prime Minister Shinzo Abe matapos ang 6 na buwang pananatili nito dahil sa iniindang karamdaman kasabay naman ng kanyang 2,779 na sunod na araw na kanyang panunungkulan dahilan upang tanghalin siya pinakamatagal ng punong ministro ng Japan. Sa isang panayam, hindi na idinetali ni Abe ang kanyang iniindang karamdaman. Sumalit, nagpasalamat ito sa lahat ng mga sumusuporta sa kanyang ngayong naharap siya sa isang matinding pagsubok. Nabatid na mayroong sakit na colitis si Abe, isang non-curable inflammatory bowel disease na siyang nagtutulak sa kanyang magbitiw noong 2006 hanggang 2007 bago siya bumalik sa kapangyarihan noong 2012. Updates at inside stories sa iba't ibang sports, basketball, volleyball, football, billiards, boxing, motoring at iba pa. Ito ang Real Sports, Real Sports ni Anthony Suntay. SM Cinema brings you to the world of movies. Watch your favorite films and latest blockbusters in our digital cinemas with premium seats, phenomenal sounds, and breathtaking images. Head over to the nearest SM Cinema branch near you and see movies come to life. Buy your tickets at www.smcinema.com or download the SM Cinema app now. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ang inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod. Pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Ito na, magkukwentuhan na sila at makikinig kami. Ang dalawang NBA experts, Alex Santos at Anthony Suntay. Good morning, Anthony. Good morning, gentlemen. Ang pag-usapan natin, syempre, yung ongoing NBA playoffs at nakita natin yung Philadelphia 76ers at saka yung New Jersey Nets, tanggal na po. Wala na po sila sa playoffs. Nanalo po ang Celtics 4-0 doon sa kanilang series with a 110-106 victory. At itong Raptors ay panalo na rin 150-122 ang talaan nila laban sa Nets. Tapos ito, yung pinakamagandang laro kahapon. Nanalo po yung Mavericks 135-133 led by the triple-double game of Luka Doncic. Kasama na dyan yung game-winning three-point shot. At finally, in the fourth and final game nung playoffs kahapon, nanalo po Utah Jazz 129-127. Lamang po yung Jazz sa serye na yun, 3-1. Tapos yung mga latest results nung mga maagang game today, nanalo po yung Bucks, lamang po sila 3-1 sa serye nila. Nanalo po sila 121-106 laban sa Orlando Magic. At ito, isa pang upset nangyari kanina, nanalo ang Thunder 117-114, Alex. Ngayon yung serye na yan, tabla 2-2. Ayun, oy, nagmo-monitor si Vic Lima. Inaabangan nyo yung laban ng Lakers at ng Blazers. Mamayang 9 o'clock, di ba? Mamayang 9 o'clock, tama. Eh, kayong dalawa ni Vic, syempre inaabangan nyo yung Lakers dahil mga big Laker fans kayo. Oo, susuot nila yung in memory of Kobe Bryant, yung itim na uniform. Tapos pati na rin yung ano, pati na rin doon sa kanyang anak. Kaya may number 2 sila doon sa may right hand ng ano, nung kanilang jersey, Alex. Yung anak niya, no? Ano pala nun? Si Gigi. Gigi, okay. Tama. So ano, it's a tribute talaga para sa dalawa. Birthday kahapon eh. Birthday ni Kobe kahapon.
Tama 'yung sinabi mo, kaya puro ano eh, puro nakikita natin, puro tribute 'yung nakikita natin dahil siyempre 8:24 ngayon, tribute sa kanya, tapos birthday nga niya kahapon, Alex. Pero sabi ko nga, itigil na 'yung mga ganung mga memorial. Ang isipin ng Lakers to get the championship, wag tama na 'yung ano, parang humuhugot sila kay Kobe. Wala na 'yun, kailangan banat. Pero naman, Alex, eh, baka gusto kasi ng management na makapag-draw sila ng inspiration galing kay Kobe para mga makuha nila yung unang lang titulo in such a long time. Eh, baka good idea din yun. Yeah. Okay, tapos na kayo. Tapos na kami. Magandang umaga po sa inyo lahat. Have a good day, everybody. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Noel Cabangon po, para sa Photon. Nagsasabing, anumang biyahe ng buhay, basta't may kagapay, kayang-kaya. Saya, kasama mo ako'y mangangarap, ba't tayo'y nalilipad? Dahil lang maglakbay ng may kaagapay sa biyahe ng buhay ay kayang-kaya. Isang patutunguhan. Photo. Uy, alam niyo ba? Bumili ako ng LTE upgrade SIM sa tindahan no isang araw. Gusto ko na kasi talagang i-upgrade yung luma kong TNT SIM sa LTE para tuloy-tuloy ang saya kapag nag-i-stream ng videos o nag-online gaming. LTE na rin kasi ang smartphone ko eh. Grabe, ang dali lang pala mag-upgrade. At di nagpalit ang number ko. May 30 days pa na free Facebook, Instagram, TikTok at Twitter at 1 gig per day para sa first-time SIM upgraders. Kayo, LTE na ba ang SIM nyo? Kung hindi pa, bilhin na ng LTE upgrade SIM sa inyong suking tindahan for only 10 pesos SRP. Ang LTE upgrade SIM ay pwede din gamitin ng Smart at Sun subscribers para i-upgrade ang kanilang non-LTE SIM. Promo runs from April 18 to September 30, 2020 per DTI Fair Trade Permit number FTEB05780, Series of 2020. Real Sports, the Anthony Suntay sa DWIZ 882. Sumayin nyo, mga kaibigan, ang isa pang edisyon ng IC Balita Nationwide rito sa DWIC. May todong lakas! Balitang sigurado. Apat na servisyo. Sa komentaryo numero uno. At sa patnubay ni Winner Contihino, kami ang mga naging tagapagbalita, Edwin Eusebio. Alex Santos. Ang karambola, susunod na! IC Balita Nationwide. Ang pinagsanipwersa. Balita at impormasyon na magmumula sa DWIZ 882 Manila ay maririnig na sa mga himpilan ng RPN sa iba't ibang mga lalawigan. DZRL Bataan, DZTG Tuguegarao, DZBS Baguio, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKD Dipolo, DXKO Cagayan de Oro, DXKT Davao, DXKP Pagadian, DXXX Zamboanga, DXDX General Santos, DWIZ 882 Manila at RPN Provincial Stations. Mas pinalawa, pinalawa, mas pinalakas, pinalakas, pinalakas. DXXX Zamboanga, wherever you want it, we've got it covered in the Philippines' largest network. This is Radio Philippines Network, the power, the first, the leader. Pass it on, pass it on. Este, el de con todo suena claro y mapuerza estación de radio na entero West de Mindanao. RPN DXXX, Radio Ronda, Zamboanga. Paano ba maging bida sa panahon ngayon kung ang kontrabidang dapat talunin ay COVID-19? Ganito ang Bida Solusyon! B, bawal walang mask. I, isanitay sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D, dumistansya ng isang metro. A, alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Bida Solusyon sa COVID-19!
Paalala mula sa DOH, PCOO, IATF, NTF at USA. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, number one energy drink, katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Isang mensahe mula kay Ding Dong Dantes at ng Department of Health. Kakagaling ko lang ng grocery. Siyempre, hindi ko hahayaan na pumasok ang COVID-19 sa bahay at mapahamak ang pamilya ko. Kaya iiwan ko ang sapatos ko sa labas. At ngayon, maghuhugas ako ng kamay ng 20 seconds. O yan, wala na ang virus. Tandaan, buhay ng pamilya natin ang nakasalalay rito. Let's heal. Baker Square now open. Matitikman mo na ang masarap na tinapay ng Baker Square. At sa murang halaga, swak na pasok sa budget mo. Kaya bisitahin na ang Baker Square at Basement 1, fronting KCC Supermarket. Baker Square, freshly baked breads every day. Takiya todo ng KCC para con ustedes. Baker Square now open. Matitikman mo na ang masarap na tinapay ng Baker Square. At sa murang halaga, swak na pasok sa budget mo. Kaya bisitahin na ang Baker Square at Basement 1, fronting KCC Supermarket. Baker Square, freshly baked breads every day. Takiya todo ng KCC para con ustedes. Kasalukuyan po tayong nasa gitna ng call center kung saan tuloy-tuloy ang sagutan ng ubot-sipon ng magkabilang team. Ang leaders, hindi na makontrol ang sitwasyon. Unti-unti na silang nalalagasan ng tao. Kaya para hindi na dumami ang casualties, umaksun na ang bagong Cobra Plus Vitamin C. Ito'y kargado ng vitamin B complex, taurine, ginseng at inositol at proteksyon ng 700 milligrams ng vitamin C. Yan ang lakas at proteksyon ng Cobra Plus Vitamin C. Tapos ang bakbakan, tulod ang laban. Back to work. Sagot, mga kapatid! Cobra Plus Vitamin C in resealable bottle. Available in all leading convenience stores, drug stores, groceries, and supermarkets nationwide. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Ang sigurisang misis, sa KCC Supermarket lang bumibili. Kung saan, presko ang mga bilihin. Abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto. Dahil lahat ng hinahanap mo, andito na. Kaya mga sigurisang misis, mamili na sa KCC Supermarket. Department of Agriculture presents the Malasakit Help Desk. This will serve as an integrated window for selected services of the Department of Agriculture, including its attached agencies, bureaus, and corporations. It complements the Public Assistance Center located in all DA offices. The establishment of the Malasakit Help Desk is in line with the Department of Agriculture's goal to promote agricultural development and inclusive growth, and to support the commitment of President Rodrigo Duterte to hasten the delivery of assistance to the farming and fishing communities for a matatag, maginhawa, at panatag na buhay. For inquiries, please contact DA at their hotlines. For Globe users, 0917-712-8607. And Smart users, 0998-566-7823. Sa pagharap ng bansa sa krisis pangkalusugan, pamahalaan patuloy din sa pagbigay ng solusyon para sa ikabubuti ng sambayanan. I do the very best I know how, the very best I can, and I mean to keep doing so until the end. At maipatupad ang kaligtasan ng bawat mamamayan. There were rules imposed, hoping that you will honor, promulgated by government for your own good at para sa lahat. Unti-unting uusad. Pakiusap sa inyo na sanayin natin yung buhay ngayon. Bago na talaga ang pamumuhay, ang diskarte, maglakad, paggalaw, social distancing. Unti-unting liliwanag. Ang masabi ko sa inyo na good news, many countries has now perfected some vaccines. Sa suliraning idinulot ng COVID-19, tulong-tulong at nagkakaisang bayan tayong babangon at maghihilom. A message from PCOO, KBP,
and this station. Tinatawagan ang mga COVID-19 survivors. Kung ikaw ay gumaling mula sa COVID-19 at may edad na 18 hanggang 65 years old, may timbang na hindi bababa sa 50 kilos, maaari kang makapagligtas ng buhay sa pamamagitan ng pagdo-donate ng inyong dugo. Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa 0998-582-1944 o sa 0998-582-1377. Donate na at magligtas ng buhay ng kapwa Pilipino. Isang mensahe mula sa KBP, Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership, St. Luke's Medical Center at nang hindi lang ito. Sa patuloy na pagkalat ng COVID-19, narito ang ilang impormasyon tungkol sa social distancing. Sa community quarantine, nililimitahan ang paggalaw ng mga tao. Ganito rin ang sitwasyon sa sektor ng transportasyon, subalit patuloy ang biyahe ng cargo at delivery. Ipinagbabawal naman ang pagtitipon-tipon sa isang lugar. Suspendido rin ang klase at ibang aktibidad sa loob ng isang buwan. Ipinapatupad din ang flexible working hours sa mga ahensya ng gobyerno at hinihimok din ang mga pribadong kumpanya na gawin din ito. Sa panahong ito, hinihikayat ang lahat na panatilihin ang layong isang metro o isang dipa mula sa mga tao sa inyong paligid. Labanan ang virus, pigilan ang pagkalat, puksain ang COVID-19. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at nang himpilang ito. COVID-19, reminders from DOH. Tamang pag-ubo. Ang mga airborne viruses tulad ng COVID-19 ay kumakalat sa pamamagitan ng pagbahing o pag-ubo. Para maiwasan ang pagkalat ng mga virus na nagdudulot ng iba't ibang sakit, takpan ng buong bibig at ilong gamit ang panyo o tissue o gamitin ang manggas o loob ng siko kung uubo o babahing. Lumayo sa mga tao kung ikaw ay uubo o babahing. Huwag dumura kung saan-saan. Labhang maigi ang gamit na panyo at itapon sa basurahan ang mga nagamit na tissue. Ugaliin ang wastong paghuhugas ng kamay o paggamit ng alcohol o hand sanitizer. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin 'to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at nang himpilang ito. COVID-19, reminders from DOH. Tamang paggamit ng mask. Makakatulong ang pagsuot ng surgical mask para maiwasan ang pagkalat ng mga viruses na nagdudulot ng nakakahawang sakit tulad ng COVID-19. At para ito ay maging epektibo, narito ang tamang paraan ng paggamit nito. Una, hawakan ng mask sa strap at siguraduhin natatakpan ito ang bibig at ilong. Tandaan na ang white side ng mask ang nasa loob at ang blue o ang may kulay na side ang nasa labas. Sunod ay imolde ang nose piece ayon sa hugis ng iyong ilong. Sa paghubad ng face mask, sa strap ito hawakan at saka itapon sa tamang basurahan. Huwag kalimutan na maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin 'to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at nang himpilang ito. COVID-19, reminders from DOH. Tamang paghugas ng kamay. Ang simpleng paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa anumang sakit. Makakatulong rin ito sa pagpigil ng pagkalat ng mga viruses kung wasto at regular itong gagawin. Basain ng tubig ang kamay at magsabon. Sabunin ang mga palad at likod ng mga kamay. Kuskusin ang mga pagitan ng daliri, kuko at pagitan ng mga hinlalaki. Kuskusin rin ang mga tulo ng mga daliri sa magkabilang palad sa paikot na paraan. Gawin ito sa loob ng 20 segundos bago banlawang mabuti gamit ang malinis na tubig at tuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin 'to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at nang himpilang ito. Bilang amang nag-aalala, sa salita pa lang niya, madalas parang pinapalo ka na. The only thing that can really prevent it is to stop COVID. And the answer is really up to you. Kung gusto mo magkasakit, lumabas ka. Naiinis man sa mga pasaway na anak. You want me to say what I feel? I am sad. Para akong nawalaan ng hangin dito. Pero hindi nagkukulang sa malasakit. I do not think that I would like the idea of you being detained for just going out when it is prohibited. Lagi ang nagpapaalala. Stay healthy, avoid crowded places, observe the distance rule. Ang gusto lang naman niya ay mapabuti tayong mga anak niya. Huwag ninyo akong magalit-galit kayo sa akin.
I am here to run government. I am not here to stay forever. At bilang ama ng sambayan ng Pilipino, ito ang hiling niya. Maniwala lang kayo sa gobyerno. Hindi na lang para sa amin. Think of your fellow men. Magiging mas magaan ang laban natin sa COVID-19 kung susunod at magtutulungan po tayo. Isang mensahe mula sa PCOO, KBP at ng himpilang ito. This is Radio Philippines Network, EXXX Zamboanga, EXXX Zamboanga. The Great 108. Hello, mga bisino, sa las 8:11 del aga. Esto talibo con ustedes al KCC Mall de Zamboanga. Everything's here at KCC for you. Ang sigurit sang misis. Sa KCC Supermarket lang bumibili. Kung saan, presko ang mga bilihin. Abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto. Dahil lahat ng hinahanap mo, andito na. Kaya mga sigurit sang misis, mamili na sa KCC Supermarket. I am the greatest! Ya no venía Espiri González como un pequeño ciclón. Porque Rosita lo dejó, él nunca le teme a nada, pero esta vez sí lloró. Es la muchacha que le gusta, la dueña de su corazón, Espiri González. Good morning, Zamboanga Peninsula. Welcome, welcome na programa Ronda Servicio para este día de martes, fecha 25 de agosto. Uy, cuánto día la mga vecinos, ha 1, 2, 3, 4, 5... 6 días lang kita. Hoy, berber yung mga bisinos. August, September. Tapos na kita Christmas, ha, mga bisinos. Pero ating is, ha, triste el cosa sucedió ayer na aquí na parte del Mindanao, mga bisinos, ha. Pues ay, aquel, no? Dos bombas seguiditos na sulu, particularmente na Jolo. Como ya sucedió, mga bisinos, ha. Lockdown el municipio de Jolo, mga bisinos. Ha? No hay quien puede salir, no hay quien puede entrar. Mga mal elementos, ya pone bomba, mga bisinos. Hablé con ustedes. Ha? Nakostao del un truck del militar. Cuánto militar en el muri, pati civilian. Pobre que ellos, mga civilian. Si mira ustedes, mga bisinos, mga letrato. Ha? Que ta vende lang allá. Aquel mga soldado, ta mantiangue. Un hora después, ha? 7 segundo explosión enfrente lang na casa de un amigo, mga bisinos, na Jolo, na Cerantes Drive. Hablé con ustedes. Espantado que cordonía el lugar. Cerrado, mga tienda. Modelo militar. Ok, manda sale todo, mga civilian ali. Tan account, uno por uno. Tiene pa siempre pa de sale. Bang, reventa. Muerto un soldado pati un polis. Cuánto herido. Aquel mga bisinos, suicide bomber, asigun. Ah, un mujer, suicide bomber. Kilay aquel, ha? Anyway, mga bisinos, ha? Si habla kita, si pensa-pensa kita, mga bisinos, el, como se llama, el cosa ta sucede. Pobre man el mga civilian. Pobre el mga, como se llama, el soldado que, kalya lang. Tamira kita, mga bisinos, kosaya. Hindi man te bueno, no? Kata sucede. A mediante del pandemia, tiene pagad siempre quien ta hace picardía, mga bisinos. Ese na quiere decir, mga bisinos, ha? Kay tiene gad siempre mga mal elementos, ta se mal plano allí. Ha? Hablé contigo, claro. Es el hindi bueno, mga bisinos. Kay por causa, ha? Sila, tatuma ventaja mientras el mga, como se llama, gente, ah, tan focus na pandemia. Aquí na ciudad de Zamboanga, este día, finalmente, claro ya,
No hay quien pwede maneha motors de nutshell. Akel do tabo mga bisino sa kaljutay lang. Nisisita tapaw, full face, pati o sine full face J-type, sine pa visor. Oh? Anante pwede mira do, yo que lo mismo kerere. Con el driver. Hmm? Claro, adentro di suyo channel akel surgical mask. Tapaw pa di suyo kara ang sinakal de kwan, akel tringa ki o kwan, mask tamen mga bisinos. De antipara negro L. Channel face shield, el di su motor de visor. Doble-doble mga bisinos kung gloves. Por eso, ojalá, ha? No hay quien habla sopo ka. Kay pero talia oh na Santa Maria kwanto ken mga motor yung man pila ay señor kuhido aki na baliwas ang seaside bien largo pila alya na divisoria largo pila talia este mga tiempo mga bisino sa hindi sa violasyon del executive order lang daw kay el LTO kuna sa manda implementa el ticket kuna sa des dali li hindi citation ticket tapaga 50 100 o 200 3 times ito yung viola. It is 1,500 mga bisinos. Ah, na. Simple. JR, ang imong helmet diha. Kanang full face nimo wala na visor, palit kag visor. Oh. Ang sina daw sa mga bisinos, nisita tu usa visor pa. Mhm. Sindi tu tapaw dito kara de visor, nisita tu usa visor tambien mga bisinos. Mhm. Dola kilay lang. Chene ki post mga bisinos oh. Ya habla el un doctor, ha? A mediante daw del pandemia, ha? Ya man share este si di mi amigo si aquella correconsejal si Al Urao. Hmm? Ha? Oy, si April Boy talina linya de telepono, manda entra ko na ese chip. April Boy. Yes. Manager, no, good morning. Onde tu aura? So, para kita, no, aki pa, onde kita pa nakasa, no, sabat na tamay rinsyada. Aha. Na pwede sa mga check, kwenta bien, no. Ano? So, sabi to, tupo ka dito punto in antes, no, kaya donde pa kita amediante, kaya donde pa kita ke, donde ganin, kada sa mga lugar, kaya pa kita ke, chenig abatan, ke, grande mga, twin bombing, no. Yes, kaya kita yung sa Buanga, aura. Kita po, El Cara, full face helmet. Si kina bagit takin mga mga elemento kini ko sa te atrocidad albi kutigo. Ana. Hindi ka pa rekonose. Ali, amo kita necesita ara si. Ayuda ko ng gobyerno mediante este pandemia. Ayuda kita no bayan na dito ko tao ay mal, si. Mal gente agala sa mga bisinos. Ha, takarga sa bomba yan na limang po. Ay, senyor, yan sa rebenta buyang simba ko. Demirasan, hindi kita po rekonose. Demirasan, tupaw, no? So, so dos na tuni dos invisible contrario aral terrorista pati estos mga como ken pati al nombre si COVID. Ah si COVID-19. So dos ka klase beta mga chepo no el contrario aquí no. So el dato na punto que sa chepo no que donde sila que quiere tratar de implementar el national law. Pero si sigue lang to del mga anyo pato ya pwede ganin si considera. So acerca tabla kadabla que se llama tiene mo ni odel shooting incident akila siya sa Buanga ya pwede kani kel ma relax no ya pasa ka resolution al diaton na mga konsyales no akina shoot sa Buanga so ay pregunta ko ya pwede mga li otro porque arin ni tapen estudia so acerca de este tambien si tiene ko sa mga elemento sa mga tiempo tiene may plano akina issue sa Buanga al bigong tigo and na no bayan sabi to beto ibig guapo mga tiyo pa dimiyo element abing guapo al motor. Kung sabi ko ito, kel, magita, terorista ya, kel. Nah. So, esa mal punto ara, al di ato, mga bisyos, no? Debe se, estudya, al di ato, mga konsyala sa itong tiempo, no? Mm-hmm. Mga debe, ka estigayo, kayo yung pagkausa ka ni, ay, kwanto lang siya, holosulo, pag-isula sa Buanga. Ay, namaya tu abla kay, eto, namaya tu abla kay de cerca o lejos. Si, si. El mal elementos, hindi siya sa prensa de lejos. Si, si, tu pato. Mm. Na. Amugane, no? Sa mga tiempo como an como sa team report ese mga tiempo aron da manager no mm-hmm. Ali komento mo is patrese bito te gane un puro sub leader no muerto sa incidente del tiro so el incidente del tiro yakuri parte on del da sitio bubuk phase 1 barangay Kasanyangan so con el sospechado
sospecha o biktima. Sabi ito, punyara, sospecha o pa biktima mga ele. Na, po kila, Jal? Sospecha o biktima? Sospecha o biktima. Bago si ele, sospecha o ele at sigun un sapli de rese del Abu Sayyaf. Aha! Alagomente mo sa ispater. Ispater gala siya kita siya sa Buanga. So, doon na siguro tapos na report aki. Kung yung sospecha yung biktima, yan pwede identifika alat otoridad, nombro ko mo Ridwan Yusuf E. Upaw, 48 anong dat, kasaw, residente del Purok, hindi ko, del, ito ganun, no, na barangay Kasanyangan, no? So, doon na siguro yung initial investigation, al datun, da Tetuan Police Station 6, so, ano siya ganun, si Banda alas 8 pasada, i-receive sila ang labad at sigun ko nil uno concerned citizen kina sigun kinang shooting kuri li party galing na mentionaw lugar. So sige na sabihin sila i-responde ko nil si incidente, no? Pero abagay na mediante ke donde sila sentay ko nil si area li. So donde sigun ko nil si gane suspecha o biktima yali ba kore para ng privado hospital. Pero sigun ke donde sigun i-sabi sa report ay si gane i-declare na itong attending physician kaya sigun is dead on arrival. Momento datong report tambien, kasi gun datong otorid tambien na investigasyon, amidyante este ganil si Ridwan Yusuf, no? Agakiya pagkataon dele sabat ele na moske, pagkita yan na resa, amidyante kita tabolbele, al su camino tambien, yan para sa lamat na deskudasyon persona, yung provokasyon, kasi gun, ya tira sig, doon digan niya, sigun, ya tupasin na kabeza mismo, desi ganil, sospecha o biktima. So, mukha ni Kalibisyo na kita, kaya doon eh, yan iba diretso, el mga bintino saling, kung nasa nga sigun sospecha o biktima. So, pero si Matia po ito rin tambien, naset all the investigation, porque por causa, sigun, alagomente este, un sub-leader este, iya mo tayo spatter, este mga tiyempo, este tambien, kaya kinasyo sa buwaga. E, ken ba tira ko nele? Eh, el, mukha ni, sospecha tambien. Kaya tira man ko nila tambien. Na, porque may kunele, chenetabali kay, no isa pwede identifika kayo yatira? Eh, kaya tira na yung pwede identifika. Si, yan pwede skapa ang kakatiyempo na yatira. Pero ese tambien, el biktima, mataba, sospecho pa, biktima pa. Alegaw, so, kwan si ele, alegaw, spatter del Abu Sayyaf. Roger on that, si, alegaw. Alegaw, spatter del Abu Sayyaf. Ele tambien, magkita el sub-leader, no? Desde también del el argumento de Abu Sayyaf. So donde este machiempo que la sigo, no, tenemos también este que tiene sospecho víctima, no, que así que también vamos a quitar del, no, cosa de una muslim que así quita de metan sigo, no, para con él también within 24 hours de vivo este vamos a quitar entera na disuitan propio va quita na muslim right va a ser trabajo manager, no. So es el debe también así si 24 debe entera con este. So, makina siya naman kasi mga tiyempo na tuloy doon tambien, kita sa investigasyon ta muna siya, si Kim Baisel, sospechaw, kaya tira ko na siya na nakapiyasa ka doon, mga bisinos. So, siya na mga tiyempo, el incidente de Piro Sangrino, el incidente Sangrino tambien ayer, at mga tiyempo, kaliente el isyo, del helmet doon, imagine to, na makikita ka el citation ticket, del LTUA, el, what ito, TOPIA ta ngayon. TOPIA? Hay, benduele got 15 siya ding takobra ara ding 15 got ese. Dele ta bolsa. Tayo sa Santa Maria, yan issue sila. Pal police, doy power liba ko an branded na. Aliya. Depe ara si sige pa sa mga abla ta Marco mga akalo, akal speaker che tabla na, abi contigo. O ala sa to 3 time bitin de check sticker. Iya ba sige pa sticker? Kakabayan kita sa ay, oo. No lang. Pero sisigil lang kita tambien, no? Si sabi ko sa that authority, si J-type helmet, okay man yan. At si full-face helmet, kaya importante li, el protection ang liatong kabeza in kasing kaso kita man, aksidente. No? Es el un, ang mas importante. So, el problema rin, aquello tambien, no? Sabi ko tigo, si nota, si Pita Nota, mga 80%, no? El da kaliya, tapay tayong mira, el, el uso de helmet, como el, natural gane, no? Kontra pagkita kaya mga full-face matambien J-type. Pero ayer, kaya ito ang depreta mira, no? Talihan ng 80% ya. This technical sila derecho, ito lang may kumpra tambien. So makabuyong este mga tiyempo kaya donde, no?
Pero doon yung sigon, ito, Trinidad, anoche pa kanin sila si El Zamboanga City Police Office, no? At sigon kung Police Captain Yasir Rikin ganin, no? El Dato Portamodal sa El Mishinaw, but kailang office, no? Kaya sa Digandidia, El Full Implementation. Asir kakatiya sa dato ng magita El National Law, El Act of Helmet, kapag ito El Republic Act 10054, no? Ese el sa mga tiempo que donde sigo no ay kung yung sigo na implement ayon. So ito ko sa plastic kay el magkita ese pero sige lang to kay por causa sa mga tiempo que donde talipa kita na kinambindanaw in kalente issue sa katanal bombing incident alin na Holosulo. So bulera sa istudya el daton mga official eski tambien militar daton ese ba debe implementa sa mga tiempo ang may jantigan magkita kay el magkita kine aminas de bomba na diferente mga lugar aquí na Western Mindanao. So, esa na el dato un report con ellos mga vecinos, el más eficiente, directamente que fuera de Mototo, Ronda, el Rubino, Taman Ronda. Ronda, report. Ok, muchas gracias, Ronda, April Boy, Regino. Mirase, ¿no? A mediante del pandemia tiene pa siempre. Pero I like this ano, post di Dr. Norby Jolani. Full face helmets in the time of pandemic and terrorism? ? As an epidemiologist, helmets does not really help in the prevention of the spread of the virus. As an epidemiologist, helmets does not really help in the prevention of the spread of the virus. Even without a mask while driving will not spread the virus. It is a virus that is still very fragile and decays in open air before landing on any surface. COVID-19 is viral and is self-limiting. It has remdesivir and can be cured already. A bomb explosion is different. You will see the decapitated body parts and internal organs all around, and it does not choose young or old. Mother Nature already helped in the COVID-19, but is powerless over here because terrorism is man-made. Numbers and statistics should be taken in social context. May authorities be enlightened, and may God grant you the wisdom to put everything in balance. Ito. Hende te tarda, nobaya, abraten sila, piditan na limang ga opisyal, na tiyene si limang mal elementos kila te pwede konose. Yes, yun na to. The LTO yesterday made a pronouncement through the city, kasi siya, oh, the city government, ha? Kay abla sila. Mas antes pa daw sila ta implementa konese. A ver. Si mas antes pa kunese, ya implementa, porque mucho ta kore de nutshell. No sirvi ese Kenya dali idea implementa full face helmet, personal interest lang ese ta pensa, pero safety on the other side, hindi ta pwede pensa cosa después. Okay, el nutshell siguro with goggles and face mask. Mira cosa pasa na barriers. Ya se lang sayang el send el mga vivientes. Este mga tiempo, el mga rakontrat sila COVID para pati terorista. Todo pwede kita biktima. Stay safe, Zamboangueños. These are some opinions of the people in Zamboanga, mga bisinos. Huh? Ake lang na barrier, ya keda kita ki dol ituray, hindi kita parabla tanga. Dol ituray kung kita mga nusabe nada. Por causa kilaya kosal kumbe del man maridable junto ta dorme, junto ta esta na casa, queda na casa, y después, ha? Si camina ni si ta barrier. Do que lo mismo tu, como te llamas sila, hipócrito. Ha? Hende tu, no conoce tu uno y otro. Do otro de la persona que tan angas contigo, siendo aquel persona di tu esposa, di tu anak. Ha? Pero tiene pala otro inconsistente mga vecinos primero. Ha? Pwede daw munta lang makin mga kabit, mga girlfriend, ha? Live-in partner, na siya ba to live-in okay kay junto ta esta?
girlfriend. Ha? Si iyo una na iyo un tata, di may anak el tiene lisensya motor, el tiene pwede kore, apuera. Tiene le novia apuera, pwede kung nele munta. Nakilaya ka, hindi kitang hunto. Hindi ba si COVID apret man apiki ko nila? Ese kilaya de tiene kita maga pensamiento de cuantos maga lideres. Ha? Hindi kita tapone menos ko nila, pero tabla kita, dol hindi tupaw. El di ila kosa sila tadale como official statement. Now, este ahora full face helmet, bueno, si ta implementa con este in full force, hindi kita dolgoma lang. Este dia implementa, mañana hindi, pasaw mañana implementa. Ha? Que lo mismo lang kita li. Tiene checkpoint. Ta-observa ba ustedes mga bisinos aquí na siyudad de Zamboanga o Aliapuera na kwan? Ha? Hablay contigo claro. El mga gente. Si talikwa no tiene checkpoint. Hindi ba ustedes ali tapara lejos? Espera kung sa checkpoint kisale? Oh, que lo mismo lang kita hide and seek mga bisinos. Hmm? Tan hide and seek kita. Kung el mga cosas te oh. Kung el mga otoridad. Now, no lang pasa de cuanto dia ay teneli resolusyon el consejo aura pa kay Martes, pidi kung el gobyerno kay por causa del amenaza de terrorista man relax kung ese helmet en vez de pone goggles pa face shield ya lang no me pone face mask. Como tabla si Doctora Norby Jalani, maske hindi ito sa face mask tamanehan na kamino kay open air ese, el virus no ay ali. Tamuri si taman deplete ese. Hmm? Ali kita, ese kita para pensa mga bisinos. There are science that speaks of the truth kay tiyene te mga ebidensya, tiyene estudyo ya ase, we should not live in fear by covering our face even in public places, ha? Huh? In an open air, because tamanda ka natin ang gobyerno. Tiene kenta abla last time pa pang may pandemya may pera. Ha? Huh? Do tiene se tu pa por causa abla por cada pandemya necesita tu mausab barrier, pues todo mucho gente a compra. De cuánto día aquel mga bisinos decision del barrier, chip man monitor tu ha, si man cuento al presidente, mira tu cosa di su cuento ahora punto, kay he is about to talk at 8 o'clock pero it's already 8:30, we are not look we cannot see anything yet from Malacañang on the statement of the president. He is expected to talk. No vaya este issue del Sulu, it might change some policies again. Aquellos mga compra full face helmet ket yaman da ka implement este dia. Pensa-pensa na din. Manbike ya lang kita si hindi kabina. Ha? Kay que lo mismo ansina el andanza del pensamiento di ila. Menor ra kita el presencia del mga gente na pueblo. Implementa pone cosa que te pos. Simple lang. Implementa tu con el Q-Pass. Ha? Tiene kita mga conocido, mga vecino, sablay contigo, claro. Ha? Habla yo. Tiene sila. Habla yo. Uy! Takiman to apuera. The Q-Pass yo. Amin na to Q-Pass. El Q-Pass di su yun hombre di su hermano. El que persona mujer. Ay, ese ya. Ese ya kita ta habla. Tiene switching of identity. Ta pwede sila usa con el Q-Pass maski hindi di ila. Now. Ha? Huh? Necesita era considerar este arte un tiempo que Marisol el vida. Dapat pensar era el bien de todo para poder poner, proteger y ayudar con uno y otro. Prohibir la enfermedad y que queda listo na mga otro para talaga problema, igual el terrorismo. Ok. Mga bisinos, este issue ahora de pandemia versus the terrorism, we have to weigh in. We have to weigh in. The government should look into how we can safeguard our people.
in as much as we want to protect people from being infected from COVID. Have we heard of any policy? I don't know if I just missed, huh? Or si Cheneman, I have not seen it yet in action. Donde, por ejemplo, tiene un casa ali, you have to strictly implement, huh? Man lockdown kunese, immediately man contact trace para tis hindi man spread al virus. I have seen and read the post of Dr. Norby Jalani, kekosa tabla lila, antes pa during a SARS-CoV, again, another coronavirus, prior to this COVID-19. There were other MERS-CoV, huh? And Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, MERS-CoV. Yet, especially SARS-CoV. Yet, tinatamin, coronavirus, novel coronavirus.